Tatlong importanteng bagay na dapat i-consider mo kapag bibili ka ng second hand na sasakyan. Natutunan ko yung tatlong bagay na to way back 2020 nung nagbabuy and sell pa ako ng sasakyan. Kaya lang ngayon hindi ko na tinuloy kasi naging busy ako sa business ko na to. Unang-unang i-consider mo guys or i-check mo once na bibili ka ng second hand na sasakyan, kahit anong sasakyan pa yan, ang unang-una mong gagawin or titignan bago mo paandarin yung sasakyan na bibilin mo, buksan mo muna yung radiator cover or tignan mo muna yung radiator. Bago mo siya paandarin, buksan mo muna yung radiator. So pagbukas nun mo nun, saka mo siya i-start. Then pag start na, balikan mo yung radiator. Kapag merong mumubula dun sa radiator niya or malakas yung pressure ng tubig palabas, huwag mo nang bilhin yung sasakyan niyan kasi singaw na yung cylinder head gasket niyan. So may singaw na yung cylinder head gasket niya kaya bumubula at malakas yung pressure ng tubig doon. So huwag mo nang bilhin niyan kasi magkakaproblema ka lang dyan. Pangalawang i-check nyo guys kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan, eh yung dipstick niya doon sa engine, no? Yung lalagyan ng langis. So buksan nyo yun yung dipstick. Pag binunot nyo yung dipstick tapos may usok na lumalabas o kaya merong mga tumatalsik na langis, ibig sabihin blow-by, malakas na yung blow-by nung sasakyan na yan. Palitin na yung piston ring. So wag mo nang bilhin yung sasakyan na yan kapag may ganong nangyayari. Mausok dun sa may dipstick niya, may tumatalsik-talsik na langis. So blow-by na, palitin na yung ano yan, piston ring. So wag mo nang bilhin kasi magkakaproblema ka lang dyan. At yung pangatlo naman guys, yung pinaka-importante, yung engine number guys, makikita mo yan dun sa registro, dun sa CR, Certificate of Registration niya. Tignan mo yung engine dun sa engine number. Iche-check mo yung engine number kung parehas ba dun nakalagay dun sa registro. Kapag hindi parehas yan guys, wag mo nang bilhin yan. Kasi possible yung sasakyan na yan, nasabugan na yan ng makina, tapos pinalitan ng bagong makina, tapos hindi na siya naparehistro. Kaya ngayon, ikaw na may problema kasi hindi mo yan maipaparehistro or else, gagastos ka ng malaki bago mo yan maipaparehistro. Alright? At yan yung tatlong bagay na dapat i-consider mo kapag bibili ka ng second hand na sasakyan. Dapat i-check mo muna yung radiator kapag bumubula or malakas yung pressure ng tubig, huwag mo nang bilhin yan. Pangalawa naman, i-check mo yung dipstick kapag may usok na lumalabas or may tumatalsik na langis, huwag mo nang bilhin yan. At yung pangatlo, yung pinaka-importante, ay yung engine number dapat parehas dun sa registro na nakalagay sa papel. Kapag hindi parehas, huwag mo nang bilhin yan. Pero guys, para makasigurado ka na maayos yung mabibili mong second hand na sasakyan, it's better na magsama ka na lang ng magaling na mekaniko para mag-assist sa'yo dun sa pagbili mo ng second hand na sasakyan. Mura lang naman yung talent pin nila kapag isinama mo sila sa pagbili ng second hand na sasakyan. Syempre, titignan mo rin dyan yung kulay. Dapat indicated dyan dun sa papel. Tapos check mo na lang yung body kung ano pa yung mga dapat palitan at ano yung may mga damage para mabawasan yung presyo ng sasakyan na ibinibenta sa'yo. So yun lamang guys.